Eto na nga mga kaibigan, lumabas na nga ang panibagong update 5 ng Anime Defenders. So ano nga ba ang meron sa update 5 ng Anime Defenders? The wait is over, Defenders. Summon Athenix and the face the challenges ahead. Jump into our biggest update yet. New realm, Athenix. Travel to Athenix realm and retrieve her Princess Warriors. Earn 3 new tokens, Solar, Aqua, and Flame. Summon realm units. Complete the battle pass to get Athenix status. Bring the realm unit them back to the real world. Level 30 required. Merong bagong enemies. New enemy type, burrow units. New enemy type that spawns in Athenix map. Only ground units can detect this enemy type. Prepare your best ground units for this realm. New trials, banners, 11 realm units. 3 banner with unique mythics and secret per banner. Use aqua, solar, and flame tokens to summon. Yan, yun, meron nga tayong battle pass na bago. Tapos meron pa tayong Athenix challenges. 6 brand new challenge game modes. Spirit and traits disabled. 1 unit only, 4 units only, close units only, boss only, split enemies. New stories and chapters, 6 new map that drops various tokens, 36 new chapters. Meron din tayong bagong infinite challenge mode. Every 15 waves, pipili ka ng isang random modifier sa tatlo. So, kung tama ang explanation ko, kung tama yung sinasabi ko na pipili ka nga ng isa doon sa tatlong modifiers, yep. Modifier stacks and get more challenging, new Athenix leaderboard for infinite challenge map. New realm items, wave jumper, portal hardener, limit breaker, Athenix tether, 6 star shards. And that's it. Ito na nga yung bago nating update sa update 5, mga kaibigan. Bale, nakabukas na yung ating Athenix realm. Hindi ako nagkakamali. Ayan, no? Diba? Nabuksan ko na to eh. So, pero hindi ko pa siya nasisimulan. But, let's go in. So, bali ito yung mga units na kailangan ko dalhin. Pink Rockstar, Dragon Mage, at Curse, Berserker, Paladin. Pero, try ko muna palitan yung trait ng ating Pero, alam ko naman, wala rin naman kwenta. So, try na lang natin palitan. Okay. Okay. Fine. Alright. Let's go in sa Athenix Realm. Ito na, Athenix Realm. Earn tokens. Get Solar, Aqua, and Flame tokens by playing story and challenges. Summon units. Summon realm units from one of 3 banners. Use tether units to bring them back to the world. Earn tethers in the Athenix battle pass. So ang ibig sabihin noon yung mga yung mga units dito katulad nito, Trial of Zen, ayan si Celestial Key Warrior, si Gale Archer at si Shadow Conjurer, at kasama syempre yung mga units dito sa may gilid na legendaries, epic rare. And of course, yung secret ay hindi mo sila magagamit sa may world na to, no? Yung original world natin, no? So, kailangan mo ng tether tokens. Kung hindi ako nagkakamali, kailangan mo ng tether tokens para malipat yung mga units na yun, which is andrito sa battle pass. Ito ata yun. Tether tokens, yan. Yung mga ganyan. Ito yun, yan. Yan, yung secret na yan. So, dalawang secret lang yung makukuha mo dito sa Battle Pass. So, pag nakakuha ka ng secret dito sa Battle Pass, kanyari, nabili mo na yung premium. So, dalawang secret unit lang ang mababalik mo sa real world. So, yun yung explanation doon. Limit Breaker, hindi ko rin alam yan. Hindi ko pa nag-gets yan. But, yun nga. At dito sa mga challenges dito, may makukuha ka mga tokens, of course. Tokens, tapos ito. Bagong evolutions ng mga natin, bagong evolutions ng mga units natin, which is yung mga shards na yan. Yan yung mga kailangan natin, no? Para ma-evo yung mga secret unit, mythic units. So, yun. So, hindi ko pa natatry ito. So, ang plano kong makuha dito, syempre, tatlong secret. Ito si Poseidon, pero hindi ko kilala yung dalawa dito. Sa Trial of Zen, tsaka sa Trial of Radiance. Pero, syempre, dito sa may Trial of Neptune, Poseidon na yan. Kasi siya ngayon logo. So, subukan natin. Syempre, pasukin na natin ng bagong world na to. So, tatlong units lang pwede mong gamitin dito. Depende pa kung ano ang Wait, gusto ko makita yung Yarn.
Look at that. See? Wait. Medyo layuan natin. O yan. Oh. Nasa may ano kaya eh. Nasa lugar ka ng mga Olympus eh. Ayan o. Oh. Yan naman ang itsura. Nasa lugar ka ng mga Olympus, mga kaibigan. Hindi ka ba matutuwa dyan? Ikutin man ang buong mundo. Ayan o. Oh. Tinan mo. Olympus na Olympus eh. At may sunset pa pero hindi makita yung araw. Alright. Talagang Olympus. So, siguro dito sa may ano na to, siguro yung mga units na to, maybe, siguro sabihin na natin si Zeus, Poseidon, and Hades. No? Trial of Zen, Trial of Neptune, and Trial of Radiance. Pero hindi pa rin naman tayo sigurado dyan eh. So, ngayon, try na natin yung ano, bagong mga bagong mga mapa. Katulad na to, Ruin City, Pantheon Passage, Aether Gateway, hanggang doon sa Cyber Cage. Pero hindi ko pa naman nasisimulan to. I think per day ata to magbubukas kung ako nagkakamali. Pero yeah, Chapter 1 agad tayo. Same lang naman yung makukuha dyan sa hard at easy eh. So, hard at normal eh. So, let's go! At ito na nga, nandito na nga tayo sa Ruin City. Nasa ng starting point? Ah, ito ang starting point. Sama natin syempre, Pink Rockstar. Auto-use ng ating buff. Pero ang masama dito, wala tayong pang-upgrade. Wala tayong pang-summon ng ating mga units. Yun ang pinakamasama dito. So, kailangan natin mag-ipon-ipon kasi 5,000 siya. No, kala ko pa bawal. Yun ang akala ko, bawal eh. So, ayan, pwede na tayo mag-summon. Summon na natin si Guts, of course. Our mighty Guts. And then, we shall upgrade our Pink Rockstar. Sa susunod niya yan, ayan. Lumalakas na tayo. Nararamdaman ko na lumalakas tayo. Pero dapat nga siguro, dalhin ko dito si Gojo eh. Kasi si Gojo almighty eh. Pero kasi mas malakas pa yung damage nila Guts. Pati ni... Dragon Wizard eh. So, maiksi lang to. 15 waves. Nakakatuwa naman laruin to. Medyo basic. No need to upgrade. Pero bumibilis ang ating mga kalaban. Pero pag nilagay na natin tong Dragon Mage na to, obliterated lahat yan. Alright. So, upgrade lang tayo ng ating Pink Rockstar hanggang sa mag-level 5. Hanggang sa may mag-max upgrade. Para wala na tayong problema sa pera at mag-upgrade na lang tayo ng mag-upgrade ng ating mga units. Tinan nyo. Laging nauubos si Dragon Mage. Walang problema, mga kaibigan. Ubus na ubus yan. So, tatapusin lang natin itong first world. And then, titignan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na world. Ayan, lapit nyo lang yan. Pero, diba sabi, walang... Baka sa challenges siguro yun, nabawal yung anon. Ewan ko ba? Nakalimutan ko na, basta. So, ayun nga guys. Nagkaroon ng technical difficulty sa aking microphone. Nagloko yung aking microphone. Tapos wala pang nasave na record. Hindi ko na alam na nangyayari. Bigla na lang nasira lahat. Ewan ko lo. So, nagkamali pa ako. Ang mali ko pa dito is nagkamali ako ng stage. So, nasa stage 3 ako. Wala ako sa stage 2. Bale, ang gagawin ko na lang dito tapusin tong stage 3 of course. So, di ko na malaya na nung pagtingin ko ng editing software ko, sabi ko, bakit wala na yung mic ko, parang naputol. So, yep, naputol nga yung mic ko. Biglaan lang naputol. And wala na akong magagawa. So, nandito tayo sa may world 3. Kamali pa ako. So, pinalitan ko na yung Dragon Mage ko. Ginawa ko ng Gojo kasi parang mas okay si Gojo na gamitin kasi mas mura siyang i-upgrade at mas makakatipid ako dito dahil may Void Rip agad ako. Walang problema, 13,000 lang na yen para ma-upgrade siya into Void Rip. May slow, full AoE, walang problema, almighty, true spirit, so makatikating damage to si Gojo naman dito. So yun nga. Ang plano dito matapos lang tong world na to and then lilipat tayo ng world 2
And doon nga sa may sinabi ko nung una sa mga nasayang na laway na naubos, eh hindi ko alam kung ano nga meron dito sa world na to. So parang nakikita ko nga na nakalock yung iba. Pero nung tinignan ko yung ano, pero ilang araw na rin naman na nakakalipas, pero baka hindi naman siguro ganun yon. Pero batya, tatapusin lang natin tong world 2 na to, and then that's it. Ay, world 3 na to, and then lipat tayo ng ibang, ano, lipat tayo sa may chapter 2 ng ating Aether Realm na map. So, yun. So, by the way, no, pinapakita dito yung ano, yung mga ground units lang, no? Like, for example, ito. So, pag may logong ganito, ibig sabihin, ground units lang ang pwedeng makadamage dito. Hindi pwedeng makadamage si Gojo. As you can see, yan, no? Si Guts lang ang gumagawa ng damage, pero si Gojo wala. So, yun. Yun pala yung ibig sabihin ng bagong mga, ano, bagong mga kalaban, no? Na may ground. So, tapusin natin itong Aether Gateway, and then, let's go back to World 2. Record lang ako, ah. Record. Alright, everybody. Ito na nga. Last level ng ating stage. So, nag-exit ako at nakita ko na ito nga yung stage 2 kanina. Ay, ito nga yung stage 2. Ito yung tamang stage 2. Pero parang nung nakita ko nung last time, parang ito yung stage 3, eh. Ewan na. Bahala na. So, pagkatapos nito, doon na tayo sa third stage. Okay. And then, pagkatapos nun, farm din ng mga infinites, no? Pagkatapos lahat ng mga worlds, para makapag-summon-summon din tayo. Depende na lang kung ilan yung madukot natin. Ang masama lang dito ay 3 units lang ang pwede mong magamit, kahit sa infinite naman siguro. Ganun talaga. Wala tayong choice. Okay. Summon the Gojo. Summon the mighty Gojo. Upgrade our pink rock star. The Butsie, the rock. Pero magandang combination naman to si Guts pati si Gojo. Very very good combination. Upgrade lang natin ng i-upgrade ang ating Gojo at ang ating Guts. Hold up. Alright. Upgrade natin ang pink rock star natin, and then na-upgrade na rin natin ang ating Guts. Marami tayong i-upgrade. Upgrade natin si Guts, upgrade natin si pink rock star, upgrade natin si Gojo hanggang Void Drip. And kulang pa tayo, mga kulang pa ng mga kills. Ayan, there we go. Medyo kayang-kaya naman dito, pero sa infinite tayo magkakatalo, eh. Kasi hindi ko pa natatry yung infinite dito. So, wala pa akong, ano. Tapusin muna natin lahat ng worlds, and then we'll try to do infinite after this, no, ng mga worlds. Para wala na tayong problema. At least kahit pa paano, unlock natin. Sana meron dito sa mga worlds dito na parang sabihin natin, 3 yung makukuha mo, no? Ano ba masasabing 3? 3 tokens para makapag-summon ng mas maayos. So, parang mas okay na, ano? Makukuha tayo ng 3 tokens at the same infinite. Parang hindi tayo mapapagod-pagod kaka-farm. Nakakapagod mag-farm nun, no? Grindy. Sobrang grindy. Upgrade natin yung Guts natin. Kasi hanggang Berserk Slam lang naman si Guts. And then, yun na. That's it. We're done. Yan, hanggang Berserk Slam lang yan. Then, si Gojo hanggang Void Drift.
So medyo makukunat din naman yung mga units dito. Yun lang masasabi ko. Hindi rin halong biro to. Pero kaya naman to isolo. Sa mga secret units na meron tayo, posibleng hindi natin kayang isolo to. So baka magtaka kayo, no? Bakit hindi ko nga ba ginagamit yung pink demon? Kasi di ba yun yung farm unit na maganda na mythic, di ba? Eh, mas bet ko pa rin gamitin to si Pink Rockstar. Kasi ang advantage lang ni Pink Rockstar is may buff siya. Mas gusto ko din yung ano eh, mas gusto ko din si Bulmy kaysa kay ano, kaysa kay Pink Demon. Pero in the future, na-try ko din na gamitin si Pink Demon, ba yun? Pink Demon, 'di ba? Hindi nagkakamali. Oh, upgrade lang tayo ng upgrade kay Gojo at malapit na tayo mag Void Rift. Tatlong upgrade na lang and then Void Rift na tayo. Wave 13 out of 15, ladies and gentlemen. Patapos na po tayong lahat sa World 2 ng ating farming ng anime defenders dito sa bagong world, sa 18x realm. Gusto ko lang matapos dito yung mga ano, gusto ko lang matapos dito yung mga world natin, then try natin mag-infinite yung challenges. Na-try ko din yun. Yun yung pinakamahirap sa lahat eh, challenges, no? So, magagalaw ko lang yung challenges once na meron na tayong mga secret unit kasi need ko yung mga Evo. So, doon ko lang makukuha yun. Ang masama lang dito, paano ko malalabas yung mga units? So, kailangan kong i-farm ng todo yung battle pass nito. Pero I think kung marami ka nang makuhang secret unit dito, syempre ang aim ko pa din, try natin makakuha ng shiny. Hindi mawawala yun sa aking, ano, sa aking goal na makuha ang shiny ng mga secret units, no? Kasi ang isang shiny lang na nakuha natin ay si Guts. Wala naman tayong game pass na ginastos dito, pero I've been blessed by the gods na makakuha ng isang shiny Guts. Binigyan naman ako ng pagkakataon, nabigyan ako ng Guts, and matapos lang to, and we're done. Okay natin yung Guts natin. Yan. Ito lang yung mahirap dito, no? Kasi wala tayong ibang ground unit. Ang meron lang tayo si Gojo. At least hybrid. Alright! So, tapos na natin ang Aether Gateway. On to the next one, ladies and gentlemen. So, yun nga. We are back to the lobby. At gagawin na natin ang Ruin City. Yung muna, di ba? Gagawin na natin ang Stage 3, the Pantheon Passage, and let's go! Alright, nandito na tayo sa Pantheon Passage. Hindi ko alam nasan ako. Ayun. Ito yung starting. So, lagay na natin ang ating Pink Rockstar, of course. Ooh, labanan ng mga gladiator to eh. Mga ganitong lugar eh. So, syempre, wala na naman tayong pera. Pero maganda dito is paikot to. Yan, no? Walang problema. Kahit saan mo silang lupaok dalin. Yan, kahit ganyan na lang muna. Kasi either way, ayun, lumama pa rin naman. Alright. Ano mga kalaban natin dito? Minotaur! Wala! Very nice! Alright. Sama na tayo ng ating Gojo. As usual, upgrade the Pink Rockstar. Para malaman natin kung per day ba nagbubukas ang mga world or pagkatapos natin yung stage. Pero yun naman, feel ko naman dito eh matatapos yung stage na to. So kung bago lang kayo sa channel ko, no, huwag nyo kakalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment down kayo below kung gusto nyo pa ng maraming anime defenders video at iba pang mga variety games, of course.
papalaguin natin ang ating channel. Paabutin na natin ang 1,000 subscribers yan. Malapit na, konting tease na lang. 834 subscribers na tayo, mga kaibigan. Kung di ako nagkakamali, 834. 836 pala, 836 subscribers na tayo. So, konti na lang. At marireach na natin ang 1,000 subscribers. Mga ilang, ano na lang yan. Mga ilang tao na lang yan. Tapos na. Alright. So, I'll see you sa World 6. Stage 6 ng Pantheon Passage. Yan. Alright. Stage 6 ng ating Pantheon Passage. Matatapos na tayo sa world na to. So, medyo mahirap-hirap na yung ano dito. Yung mga kalaban ko dito. Nung simula nung umabot ako sa stage na to. Nung una kasi pwede hybrid. Pero yung mga boss dito, yung iba, kakaiba na. Ito lang yung pinakamahirap sa lahat, no? Kasi may mga shield pa yung iba, mga kapikon, na-upgrade natin ulit yung pink rock star natin. Upgrade 4. Tapos, ayan, nauubos na yung mga kalaban. Upgrade lang natin si Guts. Yan. Kasi baka yung boss, ground unit na naman. Mga kabwisit, kalaban. And, anong boss? Dalawang Athena lang. Okay. Masama lang dito pag nandito sila sa range natin na hindi tayo makaka-attack ng ice. Ay, hindi naman. Ayan. And... ay, the ground unit na si Athena. Okay. Upgrade na lang natin ng upgrade si Guts. Yan lang yung masama dito pagka parang nabubulag si Guts eh. Ayan, no? May cooldown. Ah, may slow na. No, alright. Ayan, multi-hit naman na yan. Puro crit na yan. Alright. Okay, we finally finished the stage 3 of our Athenix Realm Pantheon Passage. Back to lobby tayo. So, may stage 4 na dyan, no? Open na stage 4 natin dyan. Yon, Abyssal Gates. So, open na to. Aqua token pa rin na makuha mo. Solar token dito. Right, tapos, so, babutin na natin hanggang Cyber Gate to. Then, we shall finish this. So, andito na tayo sa may safe World 4, Abyssal Gates. Ano na nagkakamali, Abyssal Gates yung pangalan. So, ang gagawin ko na lang is tatapusin ko to lahat ng world hanggang World 6. And then, tatry natin yung Infinite, no? Tatry natin yung Infinite sa dulo. Kasi I think mas better na matry natin yung dulo. Titignan natin kung ano yung rewards. So, I'll be back, guys. Tapusin lang natin tong mga worlds na to and then summon tayo.